May bagong update tungkol sa kustodiya ni dismissed Mayor Alice Guo. Hindi matutuloy ang paglipat sa kanya sa Pasig City Jail Female Dormitory ngayong gabi. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology of BJMP, kulang daw kasi ang required na dokumento para masabing fit si Guo na ilipat. Mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, may live report si Bea Pinlac. Bea? Sandra, ngayong gabi nga sana ililipat si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo mula rito sa custodial facility ng Camp Crame patungo sa Pasig City Female Dormitory, Pasig City Jail Female Dormitory. Pero sabi mo nga, hindi ito matutuloy. Ayon kay BJMP spokesperson Superintendent J-Rex Bustinera, tumawag si PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo para sabihin niya na hindi muna ililipat ng detention center si Guo. Kulang umano ang documentary requirements kasama na ang medical results ng x-ray at iba pa raw para masiguro na fit si Guo. Maaring hindi rin daw malipat ngayong weekend si Guo dahil kailangan pang i-confirm muli ang requirements niya. Nasa fourth floor ng Pasig City Jail Female Dormitory ang seldang inihanda para kay Alice Guo. Pangsiyam lang dapat ang selda pero may mahigit 40 PDL. Medyo mahirap po siguro yung adjustment dito. Sa ngayon po, yung nakita po nilang bakante is yung nasa pangatlong palapag ng bed banks. Yun na lang po ang bakante. We assure the public na wala talagang VIP treatment. Nasa pasilidad din ang tatlong babaeng kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinalipat ng Pasig City RTC ang kustodiya ni Guo sa Pasig City Jail Female Dormitory nang maglabas ito ng warrant of arrest para sa kasong qualified human trafficking na non-bailable. Magfa-file po kayo ng petition to post bail doon sa human qualified human trafficking. Petition for bail. Opo. Pag nag-file ka na kasi ng petition for bail, iseset yun, marathon hearing. So in less than 2 weeks, mag-i-issue, ima-marathon ng court yun na itidirect nila yung prosecution to present their evidence. Bago nito, nakapagpiyansa naman si Guo para sa 2 counts of graft na kinakaharap niya sa korte sa Valenzuela. Nag-ugat ang kaso sa umano'y paggamit ni Guo ng kanyang pagiging alkalde para mabigyan ng permit ang mga illegal na pogo sa Bamban Tarlac. Dumalo kanina sa arraignment si Guo na dumating sa Valenzuela Hall of Justice na naka-helmet at vest. Pero di natuloy ang pagbasa ng sakdal dahil sa nakabinbing motion to quash information na inihain ng kampo ni Guo sa korte sa Tarlac kung saan unang inihain ang kaso. Pinagsusumite ni Judge Elena Amigo Amano ang magkabilang panig ng position paper hanggang Miyerkules ukol sa motion ni Guo. Naglabas din siya ng desisyon na manatili sa Valenzuela City Jail si Guo habang hinihintay ang arraignment nito. Nang sabihin ng depensa na magpapiyansa si Guo, nag-motion ang prosecution na dapat quadruple o gawing times 4 ang bail nito. Punto ng prosecution, may kakayahang umalis ng bansa si Guo kaya nahuli sa Indonesia. Nagpa siya ang korte na triplehin ang ibabayad na piyansa ni Guo. 540,000 pesos ang inilagak niyang piyansa para sa graft. Pero sa huli, di pa rin siya nakalaya. Nandun yung CIDG standby unit sa labas, pumasok, sinerb yung warrant of arrest ng RTC Pasig. Mm-hmm. Yun. So, kumusta? Anong reaction ni, anong reaction naman ni Mayor Guo nung inaresto ulit siya? Well, actually, tanggap na niya yung situation. Nag-sync na sa kanya yung mga pangyayari na yan. Sandra, nakatakda ang pretrial at arraignment para sa qualified human trafficking case ni Guo sa September 27. Sa ngayon, nakaantabay pa rin tayo dito sa labas ng custodial facility ng Camp Crame hanggang makonfirm ng PNP mismo ang pagbabago sa kanilang plano. Sandra? Maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.